ilang taus-pusong pag-ibig. Karugtong sana'y sumpa ang panghabang buhay. Oh, Yabs, nandito ko na, malapit na ako sa iskinita namin. Ay, salamat, nakawi ka na din. Pero sa di naasahan, malupit na trahedya ang hahadlang sa kanilang pagmamahalan. Hi, buti nag-online ka. Kanina pa kita hinihintay. Talaga ba? Bakit naman? Wala lang, namimiss lang kita. Bolero, don't me. Sa social media, unang nagkakilala ang 20 anyos na si Raquel at 23 anyos na si Jerry. Ang pagmamahalan ni Jerry at Raquel, hindi raw nila inilihim sa kanilang mga pamilya. Nag-apply po ako, sinamahan po ako ni Jerry, nai, tay. Ikaw si Jerry po. Si Jerry. Buti na araw ho. Si Raquel, naging inspirasyon ni Jerry upang mas ayusin ang sarili. Ang magkasintahang Jerry at Raquel, buong-buo ang pagmamahal sa isa't isa. Yabs. Pasa na tayo. Kaya nga, sinimula na nilang paggandaan ang kanilang pagpapakasal. Pero bago matupad ang pangarap nilang ito, kinailangan muna nilang magkalayo. Si Jerry lumuwas ng Maynila upang maghanap buhay. Nay! Oh, Raquel! Nay! Si Raquel naman, bumalik muna sa tahanan ng kanyang magulang sa Barangay Pantal, Ibang, Dagupan City. Nagtrabaho si Jerry sa Maynila eh. Nagtrabaho? Opo. Oo naman, sige pumasok pa sa kwarto. Salamat. Ayusin ko lang yung mga gamit ng kuya mo at doon ka sa kwarto niya. Ah, sige po. Bagamat may distansyang namamagitan kina Jerry at Raquel, nananatiling matibay ang kanilang pag-ibig. Dakong alas 9 ng gabi noong 28 nito lamang buwan ng Agosto, habang pauwi ng bahay si Raquel, muli raw nagkausap ang magkasintahan. Wala naman raw kakaibang naramdaman si Jerry sa kasintahan. Kumain ka na. Pero ilang saglit pa. Good evening, Uncle. Bigla na lamang sumigaw si Raquel. Noon na bigla raw si Jerry sa kanyang narinig mula sa kabilang linya. Nag-alala siya sa bigla ang paghiyaw ng kasintahan. Samantala, pasado alas 10 ng gabi nung araw ding iyon, si Aling Imelda, nanay ni Raquel, takang-taka. Kasi nga, lumalalim na ang gabi, hindi pa rin umuwi ang anak. Anak! Bakit po, nay? Bakit wala pa si Raquel? Alas 10 na, dapat alas 9, nandito na yun. Wala pa po, nay, pero po baka maya-maya lang dyan ako. Pero kinabukasan, lalo pang nagtaka si Aling Imelda, dahil hindi man lamang tumawag si Raquel. Doon na raw nagsimulang mag-alala si Aling Imelda. Samantala, noong umaga rin yun, high tide sa Barangay Pantal, Gibang, Dagupan City. Nuuy, ilang mga kabataan ang nangangahoy sa bakawanan. Sa isang bahagi ng masukan na lugar, magugulantang ang mga bata sa kanilang daratnan. May tao! Ang masamang balita, mabilis na kumalat sa mga residente ng Barangay Pantal hanggang sa ito'y nakarating na rin kay Aling Imelda. Agad na nagtungo sa bakawanan si Aling Imelda. At nuuy, dinatnan nga nila ang bangkay na nakalutang sa bakawan. Nuuy, agad nilang natukoy na si Raquel ang bangkay. Talaga namang nanlumo si Aling Imelda sa mabigat na pangyayari. Ang masaklap na balita, nakaabot din sa kaalaman ni Jerry. Samantala, agad namang rumesponde sa crime scene ang grupo ni Police Chief Superintendent Jandale Sulit ng Dagupan City Police. Dumating rin sa lugar ang Dagupan Scene of Crime Operations para iproseso ang crime scene. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na posibleng hinalay muna ang biktima bago ito pinatay. Good evening, Uncle. Sa otopsya sa biktima,
may mga palatandaang ginahasa na ang biktima. Natukoy rin na sinakal ang biktima hanggang sa ito'y namatay. Asphyxia due to manual strangulation ang nakasaad na cause of death. Dahil sa naturang sirkumstansya ni Uya, wala pang matukoy na suspek ang mga alagad ng batas. Kaya nga, patuloy na naganap ng deed ang mga otoridad. Sa puntong iyon, dumating na rin si Jerry sa tanggapan ng Dagupan Pulis. At nuoy, inilahad niya ang mga sirkumstansya bago nawala si Raquel. Sabi niya, good evening, Angel daw. Dahil dito, naniniwala ang mga otoridad na kalugar lamang ng biktima ang salarin. Ang pangyayari, di manakita ni Jerry, narinig niya sa cellphone. Kaya nga ito ang naging lead sa investigasyon. Ang mga pulis naman naniniwalang kalugar lamang ni Raquel ang mga salarin. Sa kabila nito, di pa rin direktang nakilala kung sino ang responsable sa krimen. Sir, magandang umaga po. Sa di inaasahan, isang lalaki ang nuuy lumutang sa ipila ng pulisya. Ang naturang lalaki, balisa at takot na takot. Dahil sa isyong pangsiguridad, itago na lamang natin sa pangalang Ben ang naturang lalaki. Batay sa kanyang sinumpaang salaysay, pasado alas 9:30 ng gabi noong 28 ng Agosto. Pauwi na raw siya noon galing sa inuman. Habang naglalakad si Ben, nakarinig siya ng sigaw ng isang babae. Nooy hinanap niya raw kung saan nanggagaling ang naturang palahaw. Tol, pero sa di inaasahan, biglang may sumalubong sa kanya. Sigaw ng babae? Wala namang babae dito eh. Ang lalaking sumalubong sa kanya, tinukoy ni Ben sa pangalang Rado Eugenio alias Adi. Tatlo pang lalaki ang nakita niya doon na tinukoy naman niya na sina Flor Maulik Jr., Jonathan De Vera at Alfredo Ubando. Napag-alaman rin ng mga otoridad na ang apat na lalaki na itinuro ni Ben ay kanyang mga pinsan. Bunsod nito, agad nagsagawa ng follow-up operation ang mga otoridad. Agad namang dinala sa impila ng pulisya ang mga naarestong suspek. Ipila ka dyan. Nasaan kayo nung nangyari ang patayan kagabi? Sir, nasa bahay lang po kami, sir. Ayaw niyo pang umamin, ha? Kunin mo yung testigo natin. Eto. Kaya magtuturo sa inyo. Sir, siya po. Tata? Opo. Positibong itinuro ni Ben ang apa. Maraming yan, sir, eh. Bukod pa dyan, ang naturang mga suspek, kapitbahay lamang ng biktimang si Raquel. Sa background check naman. Based on sa investigation namin doon sa area, gumagamit sila ng drugs. Meron tayong nirequest for DNA examination. Hinihintay na rin lang natin yun na lumabas. Nakakuha na tayo ng specimen sa kanila. No? Plus, nag-request na rin tayo ng drug testing sa kanila. Sa mga sirkumstansya at testimonyang nakalap ng Dagupan City PNP, tuloy na ang sinampahan ng kaso sina Radu Eugenio alias Adi, 36 anyos, Flor Maulik Jr. alias JR, 26 anyos, Jonathan De Vera alias Manning, 29 anyos, at Alfredo Ubando alias Pidong, 28 anyos. Nag-file tayo ng kaso ng rape with homicide. And nadakit na yon sa City Prosecutor's Office, na file na natin yon. And i-confine na natin sila sa BJMP. Nagkaroon ng pagkakataon na makausap ng Dagupan ABS-CBN News Team ang apat na suspek. Dito, itinanggi nilang may kinalaman sila sa krimen. Sa kasalukuyan, nakapit na sa BJMP Dagupan City sina Radu, Flor, Jonathan at Alfredo. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, sinubukan naming kunin ang kanilang panig. Subalit, tumanggi na silang humarap sa aming kamera. Si Aling Imelda, hustisya ang tanging hangad para sa mahal na anak. Ang nobyo namang si Jerry, abot hanggang sukdulan ang galit sa mga taong kumitil sa buhay ni Raquel.
Sa kabila ng masaklap na pangyayari, ang pag-ibig naman ni Jerry kay Raquel mananatili sa kanyang puso at isipan. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.